Mga bossing, good morning. Morning po sa inyo lahat. In about 35 minutes, mag-e-air na tayo, no? And so, uunahan ko muna kayo, magla-livestream tayo sa topic na i-discuss natin mamaya. So, para mamaya palalawakin natin, para maintindihan niyo kung anong laman ng aking bitag live mamayang umaga, mamaya. Ako ay mapapanood sa People's Television Network. Maraming tataka kung ako ba ay nasa TV. Yes. Ang Bitag Live is a television program na nasishare yan sa mga platforms po namin tulad ng Bitag Multimedia Network Facebook page or Bitag Live Facebook page. Sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ito ay mga platform. Sa radio, ayan ho'y Radio Pilipinas 738. Ganun din ho sa DZME 1530. Shared po yan sa ibang mga 15 AM and FM stations nationwide under Capital Broadcasting Center. Ngayon, mga boss, good morning ho sa inyo. Wala pa hong coffee time dito at naghahanda pa lang ako. But in the meantime, mas maganda siguro bibigyan ko na kayo ng pasada kung anong inyong mapapanood at susubaybayan sa ating mga tapalakayin mamaya sa ating programang Bitag Live. Aside from public service, yung aming sasabihin sa yung tinututukan namin, gusto kong bigyan ng diin itong issue na ating tatalakayin later on na pwede niyong i-share, bantayan. While in the meantime, binibigyan ko na kayo ngayon ng ito'y pasada. Itong mga salitang bantayan niyo sa akin, ano? Salitang abrasiveness, blatant aggression, o impunity. Yung mga salitang kung titingnan natin, malalim po yan. Pero ako'y itatranslate ko yan at para maintindihan ho ng ating mga kababayan. Na seryoso ho tayo. No? Ayoko ho akong sabihin na parang defender ng administration ever since I took a stand. In fact, sinasabi ko sa inyo, pag sinabi kaming mga Tulfo brothers, si Erwin at ako, at yung isang kapatid namin, na hindi namin pwedeng bagitin pangalan, hindi namin alam, pero kami, talagang naniniwala ho kami even before the administration, itong si Duterte. Even nung kontra na ho kami, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria. It just so happened yung prinsipyo namin, nakita namin alignment. Kaya matatawag ho kami Dutertards or pro-administration. You say it any way you want. Kami naman, magsasabi kami itong bagay na to. Ano? Walang pakundangan din naman. At hayagan ang kanilang agresibong pag-atake. Sa sino man na medyo taliwas o hindi nakikinig, hindi naniniwala sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga rhetorics, sa kanilang mga pinapahayag, sa kanilang mga sinusulat, sa kanilang mga broadcast. Ngayon, ako'y bibigyan ng respeto sa aking mga kasamahan sa industriya, pero magpapahayag ko base doon sa mga nakikita kong obserbasyon at hinahayag ko sa inyo. Patago ang estilo nitong kanilang magpapahayag. Kahit sino pwede magpahayag. Buo ang kanilang kalooban sa kanilang mga sinasabi or yung mga salitang narratives or rhetorics, salitang Ingles. Yung sinasabing audacity, yung matibay ang kanilang kalooban, laman loob ang kanilang mga ito'y sinasabi, pinapahayag, kapag hindi ka sumang-ayon sa kanila, may katawagan laban sa iyo na hindi ka kakulay nila. Anong klaseng kulay ang pinag-uusapan dito mga boss? Dati dilawan, nahihiya sila sa kanilang kulay. Ngayon, ang kulay nila hindi na dilawan, bagkos ang kulay nila ay pink. May salitang Tagalog dyan sa kulay pink niyan. So, naturalmente, itong mga kandidatong ito, itong mga politikong ito, na talagang hayagan ang kanilang mga sinasabi, hindi sila pwedeng magwagi kung wala silang mga kakuntsaba o di naman kaya ito'y mga, sabihin na ho natin, conspirator sa industriya ang aking minamahal. Naturalmente, yung sinasabi nating mga kasamahan namin din, nakauri ko, mahal kong profesyon kong ito, meron din silang mga kachokaran, the co-conspirator, na para sabihin ang kanilang mga sinasabi. Itong panahon na ngayon, mga boss, ito tayo talagang ingatan natin. Bagamat, ano man ang iyong kulay, hindi na mahalaga. Dapat marunong ka mag-isip. Hindi ka magpadalos-dalos madadala sa mga sinasabi nila. Paano doon sa mga taong hindi naniniwala doon sa mga nakasulat sa kasaysayan sa dahilan na meron silang ibang karanasan at nasasabi nila at dahil nakita nila
yun ang kanilang na experience. Eh, patay kang bata ka, ang tawag sa iyo, historical revisionist. Subalit mga boss, nagiging, ito'y unti-unti na nagiging madumi. Dumudumi na. Eh, nagiging dirty na yung estilo. Ngayon, pag sinasabi kong dirty, marumi na at dudumi pa to sa mga kandidato. At sigurado tayo dito, hindi lang dudumi. Ito yung mga iba, dayaan na, bastusan na, hindi lang dayaan, kuminsan, malilibang ka. Bakit ka malilibang? Sa nakikita mo, dahil nakikita mo rito, teka muna, mukhang may problema ata. Diba? So, nakikita ho natin at this point in time. Ako ho, si Ben Tulfo, nagsasabi sa inyo, obserbahan nyo ho yung hayagang buo ang kanilang kalooban na para silang walang pananagutan sa anumang batas na kanilang pinapahayag. Pero, agresibo sila ngayon. Sama-sama. Ako'y magsasabi sa inyo, kilala nyo kung sino itong mga media. Ito'y mga pink bleeding heart na kasamahan namin sa industriya. At ang estilo ng kanilang pamamahayag, hayagan din na talagang makikita mo ang kanilang kulay, kung sino ang kanilang minamanok, at hindi lang minamanok, na talagang ginigiba dahil importante, matuto ka sa kasaysayan. Ano yung nakasulat sa kasaysayan? May isa pa dyang, online news site na kilala rin. Kilala niyo, hindi ko nababanggitin, pero mamaya sa aking programa, sasabihin ko sa television, at naka-livestream din tayo. Ano to? Mantakin niyo mga boss na sinabi, huwag magpapaniwala sa mga nakasulat sa Facebook or nakasulat sa YouTube. Kasi ang YouTube at Facebook, pwede raw kahit sino magsulat. Pwede kahit sino sumusuporta yan. Hindi raw kung minsan tugma ang mga nakasulat yan. Kaya dapat huwag paniwalaan. Ang dapat paniwalaan lamang daw mga bossing sila. Kung nagsasabi rito, abay, big letter R na media outlet to. Ang sinasabi, dapat daw sundan, sila ho nagsasabi, hindi ho ako, ay i-Google search nyo lang kung ano yung historia, ang kasaysayan. Huwag paupuin yung taong yun sa palasyo ng Malacanang. Kaya huwag magpapaniwala raw sa Facebook page, ano man nakasulat dyan, nakapost dyan, kasi maraming mga trolls dyan. Eh nakalimutan natin nila, silang agresibo pagdating sa social media. Kilala ho sila. Big letter R ho sila ng media. Ngayon, may mga kachokeran din ho sila. Makilala rin na dati mga yellow tards, ngayon pink tards na tawag sa kanila. So, ano ang aking sinasabi? Nakakatawan sabihin na parang ang sinasabi nila, maniwala lamang kayo sa mga na, kumbaga, kung gusto nyong maalaman ang katotohanan, i-search nyo raw sa Google. Ano yun doon sa Google na makikita nyo? Well, sa Google, makikita ninyo mga boss, yun daw tugma ang mga nakasulat doon pagdating sa kasaysayan. At the same time, ang nakakatawa, ito na. Are you ready? Mas paniwalaan daw ninyo yung Wikipedia. Kasi hindi daw nababago. Ibig sabihin, namamanipular yun. Pero, sino bang agresibo sa social media? Sino bang mga agresibo sa social media, traditional media? Eh, hindi ba yung mga pink bleeding heart na ako'y nagsasabi sa inyo? Obserbasyon ko pa lang. Tibay ng kalooban at laman loob. Para bang silang hindi mapaparusahan sa kanilang mga sinasabi. Pero pag may isang nagsasalita dyan, abay, kukuyugin ka. Hindi lang yung sinasabing mga bleeding pink tard. Bagkos, yung hong mga sinasabing trollers din nila. Kaya naging excited ng labanan. Kami yung nagsasabing, ingat-ingat lang. Mamaya, 8 o'clock in the morning, live stream, sabay ho sa People's Television Network, Radio Pilipinas 738, ganun ho sa DCMA 1530, at sa aming social media, sa Facebook, sa Pitag Live, sabay bayan ho, abangan. It's just a matter of 30 minutes from now, i-air na tayo. So ito'y patikim pa lang. See you later. Ciao.